sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Sunday, a very, very rainy Sunday. Mga kaibigan, no, meron po tayo yung super typhoon ngayong araw na ito. Mga mag-iingat po tayong lahat. Okay, mag-ingat po tayong lahat. Okay, signal number 5 na po sa ibang parte ng mga ng Pilipinas. Sa aming lugar is signal number 3. So, mga kaibigan, no, magdoble, triple, quadruple na ingat po tayo, mga kaibigan. Lalong-lalo na po, no, sana po ipanalangin natin yung mga kapatid natin sa bandang Aurora, sa bandang Central Luzon. Mga kaibigan, sa kanila po yung main nadaanan ng bagyo, no. So, mga kaibigan, welcome po muli sa ating channel. This is Coach Jared. You are on my YouTube and Facebook live Facebook channel. Hindi po tayo live. At mga kaibigan, this is a recorded vlog dahil ito nga po, bumabagyo. So, baka mahirapan tayo sa signal. But, thank you very much po sa mga nanonood nitong ating video ngayon. At kung hindi niya pa po nagagawa, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Coach Jared. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Coach Jared din po. At paki-like at paki-share po yung mga videos natin. Lahat po, no, from live streams to replays to kwentong kotsero, mga kaibigan, paki-share na rin po yon sa inyong mga minamahal sa buhay sa pamamagitan ng inyong social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan kapag ikinalat nyo po yung ating mga videos. Also, mga kaibigan, magbibigay din po ako ng shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa SendWave. Okay, si SendWave po, mga kaibigan, ay isang remittance app, at sa pamamagitan po ng SendWave, pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances. Gamit lang kayo ng cellphone, mapa-Android or mapa-Apple, download nyo lang sa Apple App Store at sa Google Play. Register kayo at i-register nyo inyong banko at pwedeng-pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at sa iba't ibang banko dito sa Pilipinas. Also, mga kaibigan, please don't forget, pagka-register nyo po, no, gamitin nyo po yung aking promo code. Ayan, paggamit po na kayong promo code na Coach Jared. Dahil pag ginamit nyo po yan, makakakuha po kayo ng $10 free credit sa una nyo pong padala. So, yun po, gamit po tayo ng SendWave, lalo-lalo na po ngayong Pasko. I'm sure you would want to send your remittances sa inyong mga minamahal sa buhay ngayong darating na Pasko. Ayan, so, diretso na po tayo sa ating topic. Mga kaibigan, if, kung medyo hindi po natin nabalitaan, no, the past few days ay nagruling po ang isang Manila RTC judge, si Judge Malagar, na pabor po sa mga makakaliwang grupo, no? Sinabi po niya na hindi po terrorist group ang CBP, NPA, NDF. At nag-react po tayong lahat dyan. It was a collective anger. Lahat po tayo nagalit dito sa ruling ng huwes na ito, mga kaibigan. Bakit? Dahil ito po, ang kanya pong ruling ay kontra sa paniniwala natin ng karamihan. Pero mga kaibigan, iba po ang ginagawa ngayon ng mainstream media. Iba ang kanilang ginagawa ngayon. May pagtatanggol na nagaganap, mga kaibigan. Ipinaglalaban po ng mainstream media ang ruling. Ang ruling po ng huwes na ito. Okay, so papakita ko po sa inyo yung balita kanina ng Inquirer.net. Ayan. Okay. So, ito po yung balita kanina ng Inquirer, mga kaibigan. No? Judge attacked online for junking terror tag on CPP NPA. Biniktima daw, inatake daw sa online space, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, itong judge na ito. Ayan. Anyway, para sa subuhay nila. Ito, sabi, in a September 23 post on Facebook, a former spokesperson for the government's anti-communist task force ranted against the judge who dismissed the DOJ petition to outlaw the Communist Party of the Philippines and its armed wing, the New People's Army. Lorraine Badoy accused Manila Regional Trial Court Branch 19, presiding Judge Marlo Apalisok Magdoza Malagar, of lawyering for the CPP-NPA after she dismissed the DOJ's 2018 proscription petition. She called the judge a friend and true ally of insurgents who gave her 135-page decision as a gift
and propaganda material. Mga kaibigan, hindi, let this be clear sa atin pong mainstream media. Let this be clear. Linawin lang po natin ito para sa mga bumubuo ng Inquirer.net. Hindi lamang po si former USEC, ngayon Dr. Lorraine Badoy, ang nakakaramdam ng ganito. Ito po ay nararamdaman ng karamihan ng mayorya ng Pilipinas. Ng 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos. By the way, President, congratulations po. Welcome back home. It was a very, very successful trip. God bless you po, sir. Ayan. Yan po ang nararamdaman ng 31 million na bumoto para kay President Bongbong Marcos. Yan po ang nararamdaman ng 31 million o 32 million na bumoto para kay VP Sara Duterte Carpio. Yan po ang nararamdaman naming lahat. Hindi po lang si Lorraine Badoy ito. Hindi po lamang ito si Lorraine Badoy. Ang naaagulat dito, mga kaibigan, may pagtatanggol na nagaganap. Ito, ayan, ayan. Pag binasa nyo itong article na to, mga kaibigan, may pagtatakip at pagtatanggol na nagaganap dito kay Inquirer.net. Ayan, no? Graduate daw ng UP. Bakit daw ganun? Sino ba itong judge na tinatawag ni Badoy na idiot? Who ruled that the CPP and the NPA were not terrorist organizations? Ayan. So may pagtatanggol na nagaganap. Oh. Ito raw si judge ay gumraduate daw ng UP, tapos nag-juris doctor sa Ateneo. So ibig sabihin niyan, gustong sabihin ng Inquirer, matalino. Yan. Nag-work daw under ay associate AJ Vitug, tsaka kay dating Chief Justice Panganiban, etc. etc. At nung na-appoint daw siyang judge, she was 31 years old, etc. etc. Meron pa dito awardee daw siya. Meron daw siyang accomplishment nung nag-internal probe daw siya sa korte, etc. sa RTC, outstanding RTC judge daw, etc. etc. But mga kaibigan, makikita rin dito mga kaibigan, na meron po siyang track record talaga. May track record po talaga tong si Judge Malagar. Na kapag aktivista po ang hinaharap sa kanyang korte, naghahanap talaga siya ng mga inconsistencies at irregularities. Tulad nito, November 24, 2021. That's one. And this is two, number two. Mga kaibigan, lahat po ng ito ay naiharap sa korte ni Judge Malagar sa bisa ng warrant of arrest or search order ng mga ibang judges. Ng ibang judges, mga kaibigan. So, mga kaibigan, may record talaga siya. I mean, mahilig talaga siyang mag-acquit ng mga ganun. Ngayon, ang drama nila is red tagging. Well, again, mga kaibigan, wala na ho kasi silang masabi itong mga to. Umaga, kapag pag inakusahan mo sila, sabihin nila, red tag mo kami, binibigtam mo kami, etc., etc. But again, may ruling na po ang Supreme Court na hindi po totoo ang red tagging. Wala, there's no such thing. And there's no violence that happens when someone is being red tagged. Quote unquote, wala pong ano yan, wala pong bisaya, wala pong katotohanan yan. Yung sinasabi ng mga aktivista na kapag meron dong sinabihan na ikaw ay komunista, automatic na nalalagay sa alanganin na yung buhay. Wala hong ganun. It doesn't exist. Supreme Court na po ang nagsabi niyan. Pero ano po yung balita na ginagamit nila ngayon bilang pang-front para ipangtakip at ipagtanggol itong huwes na ito. Ito po, mga kaibigan. Balita rin po ito kanina. Trial court judges slam Badoy for quote-unquote red tagging even if it doesn't exist of Manila judge. Wala, ulitin ko po, walang krimen na walang krimen na red tagging. It's not true. Wala akong katotohanan yan. So kapag pag sinabihan ka na nire-red tag ka, etc., etc., di wag kang, okay,
So what? Wala namang krimen yan. Huwag kayong maapektuhan. A group of judges in the country condemned the former spokesperson of the Anti-Communist Task Force for purported red tagging and online vilification of a Manila judge following her ruling to dismiss the petition to declare as terrorist the Communist Party of the Philippines and its armed wing, the New People's Army. Hukom Inc., an organization of trial court judges, made a statement after former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy accused Manila RTC Branch 19 presiding judge Marlo Apas Apalisok Mangdoza Malagar of lawyering for the CPP-NPA, etc., etc. Nabasa na po natin yung kanina. Okay. Hinanap ko po yung kukom.com na yan. Hinanap ko po yan, pero ito po yung pinost nila. Ayan, ito yung pinost nila nasulat. Ayan, we. Ayan. We members of hukom.com, an organization of trial court judges, view these acts, e.g. red tagging, this is not real, online vilification, doxing. May nag-dox ba? May nag-dox ba? I'm not sure. I don't think anyone did. As attacks on the rule of law and independence of the judiciary, we cannot rest easy and accept them as normal and extraordinary. And ordinary, these acts must be called out because of their chilling effect on the exercise of our judicial functions and the lasting damage they cause to our institution. Mga kaibigan, being a law student, ang palagi po sa amin tinuturo ay lagi mo pong kakatigan ang konstitusyon at ang batas ng Pilipinas. Doon ka lagi kakapit, doon ka lang lagi magbabase, etc., etc. Yun po bang ruling ni Judge Malagar ay nakabase sa konstitusyon ng ating bansa? Nakasulat na po ba sa ating bansa, sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas at sa ating mga korte? Meron na po ba tayong jurisprudence? O meron po ba tayong batas na nagsasabi na kapag ikaw ay may ideolohiya, ay pwede ka nang mag-armas at pwede ka nang mambiktima ng mga taong bayan, mag-extort ka sa mga kanayunan para ikaw ay may budget sa iyong pag-aaklas. Patayin mo ang mga kumukontra sa iyo, pabagsakin mo ang gobyerno in the best way you can pag ikaw ay may ideolohiyang ganyan. Wala, mga kaibigan. Kahit saan nyo hanapin, balibalita rin yung konstitusyon at ang ating mga batas, wala kayong maikitang magpapayag sa ganun. Kaya po, mga kaibigan, paulit-ulit ko po, yung ruling na sinabi dito ng huwes ay weird. Weird, mga kaibigan, dahil ito po ay hindi alinsunod sa ating mga batas at sa ating konstitusyon. Ako nga na na student lang eh. Law student lang ako, naiintindihan ko yun eh. Ito pang mga huwes na to. Mas lalo sila. Pero mga kaibigan, karamihan po sa kanila hindi pinipili na tignan yung ganong aspeto ng ating konstitusyon. O naglabas ito ng statement, itong si hukom.com. Hinanap ko sila kanina. Sorry, Hukom Inc. Ayan, hinanap ko siya kanina. Hukom Inc. O, hanapin uli natin. Hinanap ko yung kanilang organisasyon. Hindi ko makita. Wala silang page na magmaikita sa Google. Wala silang Facebook page. Hindi mo malalaman kung sino ang mga miyembro nito. Wala. Wala, mga balita lang makikita mo tungkol sa kanila. Ayan. So, sino ba itong hukom.com na ito? Hindi mo natin malaman kung sino sila. Bakit? Ba't kaya sila nagtatago? Iba po kasi kapag ikaw ay isang hukom. Iba na po yan. You're already a government official. And as a government official, from what I understand, ay hindi ka pwedeng mag-engage sa ganitong klase ng pamumulitika. Anyway, ano pa ba dito? Except for the usual statement of condemnation and call to action every time a member of the bench has fallen in the line of duty, we members of the court have often kept silent whenever our decisions came under attack.
We have chosen to let our decision speak on our behalf, aware that the judicial remedies are available for the parties affected. Recent events, however, have magnified the effect of criticisms on the judiciary. Accessibility to social media platforms has exacerbated. Oh, sabi nila, ngayon daw, dati doon nanahimik lang sila kasi hinahayaan na lang doon nila yung kanilang mga desisyon na magsalita para sa kanila. Pero ngayon daw, ay meron na rong ibang ano, meron na rong ibang nagaganap. Nasisiraan na daw sila sa pamamagitan ng social media. At wala rong, so without, in many cases, without solid backing of verified facts. E paano kung yung ruling ang pinagbasihan? Hindi pa ba solid backing yun of verified facts? Worse, threats of physical harm are unabashedly posted on social media without consideration for the law and public order. Yan, nabibiktima na raw itong mga huwes. Mga kaibigan, sa totoong buhay po, ang mga huwes po talaga, napakahirap po talaga ng kanilang ginagawa. Dahil palagi po talaga silang in the line of danger, palagi po silang nasa, palagi may banta sa kanilang buhay. Yung isang prof ko po is a judge, RTC judge, and nakukwento po niya sa amin yan. Nakukwento po niya sa amin, napakahirap po ng buhay ng isang hukom. Kaya, hats off po, saludo po tayo sa mga hukom na gumagawa ng tama, yung nagruruling ng tama. Saludo po tayo sa kanila. Pero yung mga tao, yung mga hukom na katulad ng ganito, bawal na po ba silang i-call out? Bawal po ba silang pagsabihan na nanonood kami sa inyo, mga hukom? Nanonood kami sa inyo at inaabangan namin kung kayo ay merong gagawing masama o hindi. Sa executive nga, wala kayong problema dyan eh. Sa executive department, wala kayong problema sa pagbabantay natin sa executive department. Sa Senado, wala kayong problema. Sa Kongreso, wala kayong problema. Ibig sabihin, dapat exempted ang judiciary. Huwag niyo kaming babantayan, ha? Ganun ho ba ang sinasabi ng hukom.inc? Huwag niyo kaming babantayan, ha? Kasi nabibiktima kami. Wait lang. Ganito ba ang pakiramdam niyo sa lahat ng huwes na nagruruling ng kontra sa mga ano? Paano yung mga huwes? Naalala ko lang. Paano yung huwes tulad ni Judge Villavert na nung naglabas siya ng mga search warrant laban sa mga aktivista, eh tinira-tira siya ng mainstream media. Isa to si Rappler. Hindi lang si Rappler. Pati si Inquirer, meron ding balitang ganyan. Same QC judge issues warrants versus 58 activists in Manila and Bacolod. Hukom.inc, ito bang hukom na ito ay pinaglaban nyo? Nung binabati ko siya sa social media, binabati ko siya ng mainstream media? Eto. Bayan Muna has called on the Supreme Court to review the actions of the QC judge who issued search warrants for the offices and homes of activists in Bacolod and Manila. Tinatawagan namin ang Supreme Court, especially Chief Justice Peralta, na i-review ang ginagawang ito ng isang RTC, QC-RTC judge. Gusto niya pang ipatanggal sa pwesto? Si Judge Villavert? Ayan o. Ano ho bang sinabi ni Yusek Badoy? Before we move forward, ano ho bang sinabi ni former Yusek Badoy? Ito po yung kanyang sinabi. Ipinost daw to pero dinilit din daw agad. Actually, hindi po dinilit. Nag-expound po siya dun sa kanyang pinost. Pero balikan po natin yan mamaya. Ito po yung unang pinost na nabalita. Judge Malagar asks that all those acts of terrorism of the CPP, NPA, NDF should be considered as political crimes and therefore be treated with leniency. Judge Villavert, pakisabi po yan sa ina ni Kit Absalon. Pakisabi po yan sa mga nanay ng mga batang na brainwash ng CPP, NPA, NDF. Or sa mga IPs, mga indigenous peoples, ayoko silang tawaging lumad dahil ayan po ang bansag sa kanila ng mga, yan po ang ginagamit ng mga nasalita ng mga NPA para sa kanila. Ng mga indigenous peoples, ng ating mga katutubo, kung saan
ang kanilang mga tribu, ang kanilang mga leader ay pinapatay dahil ayaw nitong sumunod sa gusto ng CPP, NPA, NDF. You cannot call that political crimes, Judge. These are acts of terrorism. You cannot... Ewan ko. Anyway, ito po yung sinabi ni Yusek Badoy na ano, na no, former Yusek Badoy, na controversial. So if I kill this judge and I do so out of my political belief that all my allies of the CPP NPA must be killed because there is no difference in my mind between a member of the CPP NPA NDF and their friends, then please be lenient with me. So mga kaibigan, first and foremost, ang sinulat pong ito ni former Yusek Badoy ay isang hypothetical question. Hindi pa nga question eh. Ito po ay hypothetical scenario. Ibig sabihin, paano kung, halimbawa kung ikaw ay nakikipag-argumento, di ba kadalasan sinasabi natin yan, paano kung ganito, paano kung ganyan, yung mga pumunta sa Korte Suprema para kontrahin ang Anti-Terror Act, anong kanilang sinasabi? Paano kung kami ay nag-rally at bigla kaming hinuli? Paano kung kami ay may sinabi laban sa gobyerno at sasabihin agad kami ay mga terorista? Yun po yan mga kaibigan. Paano kung it's a hypothetical situation? Kung itong mga abogado na humarap sa Korte Suprema para kontrahin ang Anti-Terror Act ay pwedeng sabihin yan, bakit ang isang sibilyan hindi pwede? At sasabihin, ang gagamitin propaganda ng mga dilawang pink CPP, ay, grabe! Violence, doxing, etc., etc., inciting to commit violence, blah, 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 whatever. Anong sagot ni Yusek Badoy sa mga nagsabi niyan? This is fake news and why I'm trending on Twitter. What the commies' old playbook of Kuyog that used to work pre-LCAC days no longer works. Sorry, try harder. Hindi ko lang babasahin yung mga mura kasi alam niyo na. Okay. Judge Marlo Malagar, friend and defender of the CPP, NPA, NDF, in her decision denying the proscribing of the CPP, NPA, NDF as a terrorist organization, wrote, ito raw ang kanyang sinulat, an NPA member engages in violence and employs force not for violence sake, but in pursuit of the higher ideals contained in the constitution of the CPP. The judge, in other words, based her decision on the constitution of this terrorist organization, the CPP, NPA, NDF, and not on the laws and the constitution of the Republic of the Philippines. Yun po yung sinasabi ko kanina, mga kaibigan. Wala ho sa konstitusyon natin. Makikita nyo, kahit balibaliktarin nyo ang ating konstitusyon, ang ating mga batas, kahit balibaliktarin nyo ho yan, wala ho kayong makikita dyan na kahit anong provision na magsasabi na kung ikaw ay may ideolohiya na gusto mong ipaglaban, pumulot ka ng armas at pumatay ka ng tao, walang problema. Wala ho kayong makikita ganun. Kaya nga po, weird yung ruling nitong judge. At mahaba pa po yan, in-explain niya yan. Kinote niya verbatim. Ito po yung kanyang paliwanag dyan sa kanyang sinabi. May mali ba sa kanyang sinabi? Wala. Sa totoo lang. Balik tayo ngayon dun sa mga... Ito kay Judge Villavert. Nung si Judge Villavert ay inaatake na pinatatanggal ng mga aktivista, nagsalita ba ang Hukom Inc.? Wala akong naalala. Nung inaatake siya ng mainstream media, ayan o. Pinapatanggal si Judge Villavert. QC Judge, dismissal over search warrants sought. Several groups on Friday called for the dismissal or resignation of QC Executive Judge Cecilyn Burgos Villavert for issuing poison tree of search warrants against several activists critical of the administration. Sinong grupo yung mga yan? Sinong grupo yung mga nagreklamo? Bakit hindi nagsalita ang hukom.com? Ang hukom.inc pala.
karapatan, kapatid, at selda. Magkakapatid yan eh. Magkakapatid yan eh. Bakit Hukom.Inc? Bakit ito hindi nyo pinagsalitaan na umaatake? Ba't hindi kayo nagsalita nung inaatake yung kabaro nyo, si Judge Villavert, ng karapatan, kapatid, at selda? Bakit ito hindi nyo mapagtanggol, si Judge Villavert? Nung inaatake siya ng CEGP, College Editors Guild of the Philippines, na alam naman natin na kapatid ng karapatan, kapatid, at selda. Nagsalita ba kayo dito? Nagsalita kayo dito? Hukom.Inc? Wala po yata ako nabalitaan. Kanina pa po ako naghahanap. Nung inaatake ng mga former congressmen, ano, di pala former, party list member pa siya nun, kongresista, si Judge Villavert, nagsalita ba ang Hukom.Inc? Hindi rin. Tahimik. Nung inaatake ni Bulatlat, si Judge Villavert, nagsalita ba ang Hukom.Inc? Hindi. Wala. Hindi nagsalita. Pero nung si former Yusek Badoy, si Doktora Badoy ang nagsalita, ouch! Trial court judges! Slam Badoy for red tagging. Oh my God. React agad kayo? Hukom.Inc? Na hindi makita sa social media or kahit Google man lang. Hindi kayo makita, wala kayong website, walang malaman kung anong pinanggalingan nyo. Hindi namin alam kung sino kayo. Wala. 3 pages na yan ng search results. Ang pinakita ko, wala pa rin. Baka nasa pinaka, page 7. Wala. Wala. Sino ba itong Hukom.Inc na to? Hindi ko sila kilala. Pero sino nagtanggol kay Judge Villavert? Former Chief Justice Peralta. Anong sinabi niya? We have not yet received any report from what we have gathered, she followed all the rules. Mga kaibigan, hindi po kasi basta-basta nakakakuha ng search warrant. Kapag ikaw ay merong gustong ipa-search, halimbawa mga police may gusto ipa-search, pupunta muna sila sa judge. Ipapakita nila lahat ng kanilang ebidensya. Okay? Pag naipakita na lahat ng kanilang ebidensya, pag-aaralan niya ng huwes. At sasabihin ng huwes, may nakita akong probable cause dito, etc., etc., whatever. Pag nakita siya ng probable cause, sakalang maglalabas ang search warrant. Hindi ho yan simple. Hindi ho yan simple. Ngayon, pag merong pumalya sa search warrant, or usually sa warrant of arrest, sino ho kadalasan ang nagkakamali? Yung judge ho ba? Hindi. Yung mga police na nag-i-implement ng search warrant o warrant of arrest. So, kung pumalya, halimbawa, kasi marami dong mga nahuli using the search warrant of Judge Villavert, marami nahuli na napalaya ulit. Mga kaibigan, kung babasahin nyo po yung mga kaso, hindi po kasalanan ng search warrant. Kasalanan po ng mga umaresto. Yun pong ibig natin sabihin, mga kaibigan. Bakit nung si Judge Villavert ang inaatake? Hindi lang po ng social media, ha? Tulad ng ginagawa ng CEGP. Pero inaatake din ang mainstream media. Nagsalita ba ang Hukom.Inc? Hindi. Pero nung si Dr. Badoy, ang naglabas ng kanyang personal sentiment, personal na opinion to, ha? Hindi ito official na statement ng isang government agency. Personal statement ito. Ay, nag-iyakan ang Hukom.Inc. Nag-iyakan ang mga pro CPP, NPA, NDF. Nag-iyakan ang mainstream media. May pagtatanggol na naganap kay Judge Malagar. Bakit ganun? Bakit may double standard palagi? Hindi lang yan. Meron pang isa. Naalala niyo si Baby River?
Alam niyo ba yung judge na yon pinatatanggal? Si Marivic Balisi Umali. The 44-page complaint by Nasino through the National Union of People's Lawyer against Manila Regional Trial Court Judge Marivic Balisi Umali has been submitted to the Judicial Integrity Board, the body tasked to act on administrative complaints against judges. Oh, see? Kung nakalimutan niyo na po, si Reyna May Nasino ay yung aktivista na, nanganak sa loob ng kulungan. At yung pong kanyang anak ay inilabas, ibinigay sa lola. Ibinigay po sa lola. Habang yung nanay po ay nakakulong kasi inaresto po siya sa bisa ng search warrant at may nahuling illegal, mga illegal na armas. Ngayon mga kaibigan, may update tayo dyan. Apparently, 2 weeks ago or 3 weeks ago, na-dismiss yung kaso. Bakit? Kasi, again, yung implementation ng search warrant ay mali. But anyway, ito na nga. May problema talaga yung ating PNP. Dapat, mga sirs, mga ma'ams, with all due respect, pag binigyan po kayo ng search warrant at warrant of arrest, sana po, pag nag-areso tayo at pag nag-search tayo, ay hindi na humabutasan sa susunod. But anyway, going back. So, ito si Reyna May Nasino, nakakulong yung anak ano sa lola. Yung bata, unfortunately, binawian ng buhay dahil hindi ro na asik, hindi na alagaan, etc. etc. Ano po yung naging inangklahan na propaganda ng kabila? Pinagkaitan daw ng judge ng kalinga ng nanay yung bata. Ang gusto nila, mapalaya si Reyna May Nasino. Madismiss yung kaso dahil daw siya ay may kailangang alaga ang bata. Yun lang. Yun lang. Eh hindi pumayag yung judge. Natural. Hindi papayag yung judge. Pero binigyan siya ng mga pribilehiyo. Ibig sabihin, yung bata pwedeng dalhin sa nanay, kapahabang nakakulong, etc. etc. Unfortunately, namatay yung bata. At nung namatay yung bata, ginawa itong napakalaking drama ng mga makakaliwang grupo. Meron pang mga, ewan ko yung, Diyos ko, napin nyo na lang, may mga picture-picture yan. Ginawa talaga nilang napakalaking moro-moro. Yung hanggang sa libing, mga kaibigan, burol at libing ng bata. Kawawa, kawawa yung bata na gamit pang, pang propaganda ng kanyang, ano, ng grupo ng nanay niya. Ngayon, after nung lahat ng drama na yon, pinatatanggal si Judge Marivic Balisi Umali. Nasaan ang hukom.inc nung panahon na to? Nag-ingay ba sila para kay Judge Marivic Balisi Umali? Hindi. Nakala ko ba kayo ay kontra sa online vilification? Anong ginawa nyo para kay ano, Judge Marivic Balisi Umali? Kay Judge Villavert, anong ginawa nyo? Wala. O tapos, sasabihin nyo, pinaglalaban nyo karapatan ng mga hukom? Come on. Oh, come on. Huwag na tayo magbulahan. Kaya nga sabi ni ano, sabi ni Yusek, ni former Yusek, Dr. Abadoy, no? Ay na. Ang sela ng CPP operatiba na ito sa kill e pamilya pa lang ng teroristang CPP NPNDF na hindi mabilang ilan CPP NDF na hindi na mabilang ilan ang pinatay. Back to you, stupid. Ito kasi nag-quote. Nagsulat siya tungkol dito eh. Lorraine Badoy just threatened to kill Judge Marlo Balagar. Anong may gagawin ba kayo PNP PIO? Wait. Oh, ito yung post na yun eh. Unang-una, balikan natin yung sinabi ni Dr. Badoy. It is a hypothetical statement. Meron pong konteksto yan, no? Ito yung konteksto niyan bago niya sinabi yan. At nasaan ang hukom.inc
nung panahong inaatake at vinivilify ng mainstream media at ng social media si Judge Villavert at si Judge Balisi. Umali ba yun o Balisi? Wait. Balisi Umali. Kasama pala. Nasaan sila? Wala. Wala. Sino ngayon ang kailangan na magpaliwanag nito? Mga kaibigan, ito po ang hindi pa rin magets ng mga taong nasa kabilang kubol ng mga dilawang pink CPP. Hindi na naniniwala sa inyo ang taong bayan. Yung sinabi po ni Dr. Badoy, yan po ay sentimento ng mayorya. Yung galit na nararamdaman po ni Dr. Badoy ay ang galit na nararamdaman din ng mayorya dahil sa walang kwentang ruling ni Judge Malagar. Ngayon kayo, kumakapit kayo sa mga propaganda, wala na kayong magawa. Pero, this you have to understand. Kailangan nyo po itong intindihin. Yung galit na nararamdaman ng taong bayan dito sa issue na to ay hindi po eksklusibo kay Doktora Lorraine Badoy. Ito po ay nararamdaman ng bawat Pilipinong nagmamahal sa kanyang bansa at sa kapwa Pilipino. So, Doktora Badoy, I always see you at events. God bless po. Tuloy niyo lang po ang laban. At 100% po ang suporta sa inyo ng mga Uniteam supporters. 100% po. So mga kaibigan, hanggang dyan na lamang po tayo for today. Once again, ingat-ingat po tayo sa bagyo. Please don't forget to like, share, and subscribe sa atin pong Coach Jared YouTube channel at Facebook page. Ingat po tayo mga kaibigan, napakalakas po nitong bagyo na to. So, ingat po. At huwag niyo pong kalimutan to like, share, and subscribe. I'll see all of you in our next Coach Jared live. Bye everyone, and I'll see all of you in our next live stream. Bye!